ang dami po palang similya dito. Oh, ito yung ating hakot. Ilan kaya no? Tanong natin kay Kuya Bal kung ilan ang hakot. Eh, dag ko na. Oh, dag ko na. Ito mga kasama po natin, mga big din, mga sakalam. Ayun no. Mabigatin. Kailan kayo mag-aang kami kasi wala pa kami kalmusal. Lagi ba? Yung mga bloggers. Oh, sige. Kaso lang wala pang tao. Kuya Bal, kung kilala ka ba? Habagay. Siya bahala kung sa tagiyan. Oo nga no. Gusto riya. Oo, sige sige, walang tao. Oo. Ito yung aming hinahakot, tatanim namin sa doon sa San Felipe, sa farm nila ni Ate Edna Vlogs at saka ni Kuya Bal, Ate Lakalinga Prab. So malaki na siya, no? Ito yung lakatan, eh? Oo, lakatan. Lakatan. Galing Davao pala ito. Wow, pagdam ito, pagdamungan na. Unang-una nakaisip ito si Ate Edna. Kaya good luck Ate Edna sa iyong project, no? At tama nga naman, hangga't may lupa at maitanim, dapat maitanim. Para sa ganun at mayroong aanihin pagdating ng araw. Kaya 'yan, maganda ang yung naisip, no? Si Ate Edna, kaya believe ako sa kanyang plano para sa lupa niya na mataniman ng mga iba-ibang mga punong kahoy kasama ng saging na lakatan at iba-iba pa at mga gulay. Ayan. Dong Henry, oh, itong plano nyo ni Ate Edna, so paano ito nangyari at paano nag-umpisa? At gusto lang namin malaman ng mga viewers namin, ano yung mga viewers natin sa Kalingap. Kaya ganito, malaki na siya, oh, malaki na siya, yung lakatan na yan. So paano nag-umpisa? Itanim kasi ako sa lupa ko rin, na malaki. Tapos nalaman, ito sila si Mrs. at saka si Ate Edna, din sila. Nag-uusap, nalaman niya na mahilig ako sa... Mahilig ako sa tanim, mahilig ako sa lupa. So, sa kwento-kwentuhan, alam, yung tanim akong lakatan. Yun doon nagsimula. Ayan. Lakatan plantation. Galing po saan yung shed? Galing po sa Davao. So, wow, galing sa Davao. No? Paano po nakarating doon yan? Yung kapatid kasi ni Dong Henry, ito na. So yung kapatid mo pa, galing Davao din, taga Davao. Oh, taga Davao man ka. O mo lagi? Talaga siya, nagsabihan din. Kaya lang, stop siya kasi yung mga tinataniman nila prevent lang naman dito. Tapos yung may-ari ay malayang magtanim kung ano gusto nila habang tinatayin. Ang bait naman na meron ng lupa. Ngayon, in 5 years, yung duration ng pagtita, yung mga tanim ng may-ari, lumaki na din kasi sumisipsip din ang taba at yung nyuk. Ganun pala yun. Kaya wala na silang mataniman. May abono. Ay nadamay na lupa. Tanong ko lang, ano siya? Buto talaga siya? Hindi. Ano siya? Yung sakit niya. Yung mata. Mata doon sa puno. Dun. Isa-isa doon sa lalagyan? Siya, parang ganito siya. Oh. So, may mga hindi na siya nagtubo. Pero ganito siya. May mga ano yan. Mga mata siya dyan. Okay. Ito yung dinadala. Ito yung dinadala. Ibig sabihin, hindi walang lupa pa. Walang lupa. Ayun. Hindi ko talaga alam. Ito yung pinaka mata at maraming tumutubo dito. Tapos dito muna siya inaano, parang ganyan ano. Bago. Ito muna. Oh, ito na yun ano? Yan. Oh, dinala dito na ganito, na sako-sako. Sako-sako. Okay. Oh, yan siya, matubo pa yan. Matubo pa yan siya. Kaya inihiwalay natin yung kapareho ang laki. Para pagtanim, halos magkapareho din yung laki nila. Ayun. Kasi kung i-direct mo siya, minsan may mauna, kagaya na, nauna sila. Oo. Ito na yun. Yun yung galing sa mata. Galing dito sa mata kung tawagin. Ganyan, may magtubo pa na. So ito sa tingin mo, buhay pa to? Hindi na yan. Patay. Because
tuyot na. Ano to? Ito posible po. Oh, posible pa. Ayun, mayroon pang ano. Pwede ilagay yan siya. Pwede. Matanong ko lang ulit, sino nakaisip nito? Dadalhin dito sa Maynila. Plano niyo ni Ate Edna o yung kapatid niyo, kayo na lang usap? Hindi. Ako talaga ay meron na akong tanim. Nauna ka. Nauna ako. Mm-hmm. So ngayon, nag-umpisa na akong mag-harvest ng konti kasi konti-konti lang kasi bibilihan dito ng konti. So nung nalaman ni Ate Edna, kaya nagtanim tayo una doon sa San Felipe. Wala pa yan doon sa looban. Wala pang mga lagat. Mm-hmm. Tapos hindi lang nagaan kasi yung nga tumatay sila dito pero kasi pinigay ko sa kanila. Oo, dati. Ay, matagal na talaga, no? Tagal na. Tapos, nung iba, nilipat sa Bautista. Kaya yung mga nagbunga ngayon doon ay galing yun doon, iba. Sa, ano, pero yung local yun, dito yung galing ng mga lakatan. Okay. Ulan, okay. Ngayon, nung sabi ko ay kung maglakatan talaga tayo, makabir tayo ng, ano, ng buhay ng Dabo, yung Dabo Baray. Ito na yun. So, ito natuloy, oh. Niya, sige, order tayo ng 500 pieces na yung, ano, yung ito. Mm-hmm. Tapos sabi ko, kung mag-order tayo ng 500 pieces, hindi na yan na biro. Kailangan talaga may magbuto. Yan. Kasi kung oras natin, napupunta lang doon, ilang oras, tapos alis na. Okay. Baka sayang. Mm-hmm. So, kailangan talaga may tao. So, ito yung ginagawa mo. Talaga binabantayan mo. Kaya naging maganda ang tubo niya. Oh, no. Nagdi-drain siya. Dito, nagdi-drain siya. Mm, so, ano ibig sabihin, maganda yon. So, mapapansin natin yung mga banana plantation sa Mindanao, may kanal sa gitna. Oo, meron. Kahit laging ulan, yung tubig ay doon lang sa... Ayun pala yung ibig sabihin. Ay, ang galing. Oh. Marami tayong natutunan, mga kalingap. Yun na nga, nung nag-500 na, so sabi niya, kailangan natin may tao. So, kinausap ko yung kapatid ko, okay naman siya. Medium, small. Okay. So, hindi pwedeng marami. Oo. Okay, yun pala yun. May sinasabi ka na sa lupa mo, nakabili, nakapagtanim ka na. Malaki na ba? Nagbunga na ba? Ang lakatan mo ron? Matagal na ako na gano'n. Matanong ko din na okay naman. Maganda naman ang bunga. Malusog. Dito, nakapag-harvest ako dyan noong nakaraan. Meron dyan? Nasa binigay ko lang ng 40 pesos per kilo. Kakanin, paglaki, paglaga. Nasa average 500 pesos. Ayun, meron na pala ang ano. Dito meron, kasi, yung hilaw, pag, sa ngayon ha, ang hilaw ay nasa 55 ang kilo. So, ibig sabihin pala, yung unang tanim mo, meron na pala nakikita magandang resulta. So ito walang duda na maganda rin ang labasan nito. Yung mga kaligap, so, marami tayong nalalaman kay Dong Henry sa kanyang pagtatanim. Kasama po si Ate Edna Vlogs sa kanyang project nila na may lupa po silang tataniman. At hindi biro din ito, 1,000 na naitanim doon. Oh, tapos ito, pag naitanim ito, nasa 2,000. 2,000 na, no? Sa dami-daming mga... Tapos ito yung isang maganda ko, Brooks. Ito isang suhi. Pero ang ginawa ko, sinacrifice ko itong main ano niya, suhi. Ito mayroong lima. Posibleng... Yeah, lima. Oh. So ito yung maganda sa ano, ito yung maganda sa saging. If in case may bagyo tayo. Mm-hmm. Pero yung hindi totally zero kasi ito naiiwan yung suhi niya. Ay, ang galing. Oh. Patumba man yung malaki, mahapay man siya, pero meron pang naiiwan. Oo. Pangalawa, If in case mag-harvest ka, minsan sa mga project natin pag nag-harvest tayo, baboy o ano man. Mm-hmm. Pag nag-dispose ka, lahat, pati kapital, bininta mo, ibabawas mo na lang yung kapital mo doon. Kung magbabalik, kayang? Pero sa tingin mo, mga ilang piraso to? Pag maubos yung isang linya, 300 yun. Ano, okay, balik pa tayo. Oo, yung galing. Ba? Yung anak ko, isa doon, tulong din. Oh, sige ha. Ah, nandun ba? Nandun siya ngayon. Paano siya paano makontak? Nandun yun sa bahay na bago? Amin natin buta sa boss niya, siya na dumako. O para makabalik agad kami. Tawagin lang siya na matulong din magbaba. Ah, sige. Very good. Thank you.
tatlo. Isang balik pa kami mga kalingap para makarami. Buti lang dyan ka naka, ano? Nakaabang, no? Dyan ka natutulog? Oo, dyan ka natutulog. Ah, mabuti naman. Sabi po saan si mama eh. Oo nga raw, sabi nga sa akin eh. So dyan sa bagong bahay niya, ay malaking bahay niyan, dyan ka. Sa likod may tao doon. Iba naman. Iba po doon, oo. Dyan ka na ano pala. Ilang araw ka na dyan? Pero pagkatapos ito, babalik ka din sa inyo. Okay. So siya lang, ito lang pala yung inaantay niya. Ma-deliver ng ano. Deliver mo. Ito mga inahakot namin. Yan pala yung inaantay niya. Nako. At dali. Ito muna tanggal. Hindi, sandali. Para atas natin, yan. Atas natin, atras. Ano pangalan mo? Jamie? JP? Oh, Jimmy, dito na muna naman yan, ha? Para kami makabalik, ha? Oh, say, thank you. Tilapia ang buwi. Sirapan ito dyan. Oh, babalik pa kami, mga kalingap. Atol, isang balik pa tayo. Ha? Isang balik pa. Kaya dapat pa. Ayos na. Nandito na kami ulit sa lugar yan. Ni Dong Henry. Si Kalingap Awi ang taga-file, taga-ayos sa loob. May konti. Thank you sa mga supporters, sa mga sumusuporta kay Kuya Brooks, Kuya Val, Dong Henry Vlogs. Dong Henry Vlog.
support po natin. Ayan. Dapat yun, no? Akbay. Sampa-sampa. Ayan po, o. Grabe, kahit ulan, no? Hindi na ako nakalabas, ay. O? Kahit ulan ay uwi mga kalingap, salamat po, tapos na po ang anong biglang ulan kasama hangin. Ayan lang, ito pala si Dong Henry, si Bulod. Ayan sila o, grabe yung mga bata ito. Sana ulit, sanay sa trabaho. Ayan mga kalingap, salamat po. Pangalawang balik po namin itong hakot sa mga itatanim na sa mga itatanim na lakatan. Nawa ay pray Lord na maganda ang kanilang tubo. Maganda ang tubo ng mga saging na ito. At ito po ay marami pong ito po ay mapakinabangan sa lahat. Ang isang pong lakatan po ay napakasarap po 'yan. Kumpara sa ibang saging, yan po ang special ng saging ng Pilipinas, lakatan, pambansang lakatan ng Pilipinas. Ayan, inaabot po kami ng ulan, pero grabe, di na ako buba dahil sobrang lakas ng ulan. Kaya ito, bro, grabe itong mga tatlong grupo, tatlong kasama ito. Kaliga pa rin, isa ka lang talaga. Pati si Lindon, no? Ay, problema yan! Grabe! Maya-maya, bubuo sa ulan, tapos ang diskargada. Tapos. Mabilisan ay. Siyang hakot yan. Oh, grabe. Ayan, tapos na po kami. Nakadalawang hakot po kami. Okay, ayan, salamat po yaman at Edna. Okay na po. Nakahakot na po na 250 na puno. Ayan, no. Wala po si kaligap kami, mga kasama niya, si Janjan at si Lindol. Malamang sa malamang, hindi pa ako tapos ang aking hakotin. Ayan, salamat sa iyong... Magandahang loob. Ayan, Tol. Ayan, salamat. Basta kaya lang, kaya. Ayan, o. Ayan, babay na po. Ayan, thank you. Thank you. Ayan, thank you. God bless po sa inyo. Jesus loves you. Ayan.